Hello guys, good morning. I'd like to share with you my masterpiece. Ito na yung pinakamagandang kombinasyon ng fish tanner na ginawa ko. Siyempre sa dinami-dami ba naman ang nagawa natin na fish tanner. So, na papag-aralan natin kung ano yung pinakamaganda. Actually, para sa akin, ito na yung masasabi kong all in one. So, may nagawa na tayong mga malalaking fish tanner talaga na malalakas. Kaso lang, guys, mabigat. Siyempre, pag naumurinti tayo at medyo malayo yung ating pinupuntahan, ay mabigat siya, masakit sa balikat. At siyempre yung battery natin ay lagi natin ginagamit na battery ay 12x12 para matagal siya gamitin. So ito na yon yung pinaka sa lahat ng stunner ko na meron ako. Ito yung pinaka magandahan ako. Actually ito ay hindi naman siya super lakas. Hindi naman ganun ka powerful ito. Pero andito na halos lahat. No? At isi-share ko sa inyo. No? Sa inyo ko lang ito isi-share. No? Guys, ito siya. Yung mukha ng aking stunner. Ayan. Isi-share ko sa inyo guys. Hanap tayo ng medyo magandang dito. Dalhin natin dito sa loob. Para makita ninyo guys. Oh, yun, white background. Medyo madilim. Linisan muna natin sa grip. Dito na lang para maliwanan. Ayan. Dito. Ayan. Linisan natin konti yung camera niya. Medyo madilim. Ayan guys. Hanap tayo ng medyo maganda para makita niya. Ayan siya. Ito. Ayan. Medyo madilim. Hanap tayo ng magandang anggulo. Ayan siya guys. Yan po yung mukha niya. No? Ito po yung sa itaas niya. Guys, ito ang platino ko sa itaas ay sa Y. Sa Y siya guys. Ito ay tubo ng aircon. Yung malaking tubo ng aircon. Tubo yan siya na pinipit ko lang. No? Pinipit. At pinorma po ko pong ganyan. Yan. Ito naman ay kutsara ng ano ito. Kutsarang ginagamit sa siminto. Yung ginagamit sa masumba. Yung kutsara. Yan siya. Makapal yan siya guys. Pinili ko talaga yun ng makapal para makagawa ko ng matigas na platinong tang ibaba. Ang haba nito guys ay 2 inches. So guys, 2 inches. Ito. Guys, ang ginagamit ko guys na mga bolt ay 1/4 yan guys yung laki niya. Yung diameter niya 1/4 yan. At ito guys ay stainless. Halos lahat ng gamit nito gusto ko ay stainless yung mga bolt niya. Dangan nga lang guys, wala kang makita na stainless na ganito. Walang available na stainless na ganito dito sa amin. Kung mayroon lang, di sana, stainless yan yung gamit ko. So, ang iba, gusto nila sa Y. Okay yun. Okay naman yun yung sa Y. Pero stainless, okay na. So guys, yan lang. Ito yung ating, tingnan nyo guys kung gaano kalapad yan guys yung ating
platinong pang ilalim. Na-discuss ko yan sa inyo nung nakaraan sa mga discussion ko patungkol sa mga platino na natin. Kung paano niya ma-maximize yung magnet. Imagine nyo guys kung gaano kadiin yan guys. Naririnig nyo yan. Kung gaano kadiin yan. Diin yan yung kamay ko. Imagine nyo kung gaano kadiin yan. Yan. Malalaman mo nyo at malalaman. At ito guys, naandar ito sa ilalim ng tubig. Naandar yan, kahit ilublob mo ito sa ilalim ng tubig, umaandar po ito. Yung aking kuryente na ito. Nilulublob po ito sa tubig. Umaandar sa ilalim ng tubig. Yan. Yan po yung standard ko. And then, pansinin nyo guys yung ito yung style ko. Basta pang sarili ko guys, ganun yung style ko ng pagkagawa. Tingnan ninyo. Yan. Kasi guys, yung aking switch nakalagay na agad dito. Ito yung lalagyan ko ng switch ko. Dito nakalagay yung switch ko sa dalawa na yan. Dalawa. Ito yung aking positive na battery. Ito. Ito yung aking negative. Kung saan yung katawan ng condenser, doon yung negative natin. So guys, tingnan ninyo yan, yung pagkagawa ko. Hindi yan siya aluminum na yung malambot. Matigas po ito. Yan, dyan ko kinukonek yung aking condenser. Marami na yung gustong bumili ng stunner ko na ito, pero ito yung hindi ko talaga pinabili. Actually guys, yung kuryente ko na ito, average lang yung lakas nito. Average pa lang po ito guys sa akin. Size guys yung haba nito. Size. Size yan. No? Malaki na rin yung bilog nito guys. Kung na-imagine nyo yung didos na tubo. Yan. Didos na ito ang laki nito ng tubo. Size yung haba. Pero average pa lang yung lakas niyan sa akin. Average pa lang. Yung kapasitor natin ay 5 microfarad. 5 microfarad lang ito. And then, yung condenser natin ay 8. 4 dito sa kabila. Tingnan nyo guys yung pagkagawa ko niya ng pagkabit ko niya ng condenser. Ang tagal na nito guys. 8 taon na ito. Pero hindi pa yan napapalitan ng condenser. Yan. Yung condenser ko ay automobile condenser. Yun bang iniipit lang siya sa gitna. Ayan o, mayroon siyang pang-ipit. Yan ang gusto ko na condenser. Yung iniipit lang. Bago binobolt ko yan guys. May bolt yan siya. Kabilaan kasi yan guys. Kung titingnan nyo, iikot ko. Ganon din yan sa kabila. Yan. Iikot ko ulit. Ibig sabihin, naglagay ako sa gitna ng aluminum yan guys. Hindi yan siya kinakalawang. Nagbolt ako dito sa taas. Nagbolt din ako dito sa baba. Para stable guys. At mahihigpitan mo na maganda. Na kahit itakbo-takbo mo guys ang iyong kurinte, hindi masisira. Hindi mabubunot. Kasi nakabolt siya dyan. Nakabolt yan. 4 na bolt din yan yung sa 8 na condenser na yan. At yan guys, yung mga dulo niya guys. May mga bolt yan. Ayan, mapapansin nyo. May mga bolt yan. Yan o. Yan. Nakaipit yan dyan. Nakaipit. Kaya ganun tayo magawa. Kung bakit ganito ito guys. Kasi personal ito na gamit. Pang sarili ko guys. Pang uso ba. So ganyan. Ito, negative. So yung ating lahat-lahat, yung 1 port ito guys, 1 port by 1 in 1 half, 1 port by 1 in 1 half ito guys. Ganun din yung kanyang, kung tawagin sa amin ay butterfly, kung sa tindahan ang pangalan nila ay wingnut. So yan ang pinakamagandang gamitin, wingnut.
Kasi paglagay mo ng wire dito, guys, ang dali mo lang ipitin. Ipit, tanggal. Ipit, tanggal. Ganun din dito, guys. Mas lalo higit dito yung sa kanyang platino. Mas madali mo siya ma-adjust. Yan. Ito, guys. Matigas din itong saway na ito, guys. Yung lapad nito, halos mag 3/4. Lapad nito, guys. So, ito. Lapad nito. 3/4 na. Ito. 3/4 inch. At makapal din ito, guys. Kaya, kaya steady yan siya. Steady. Pakinggan nyo, guys. Ano ba yung diin yan? Manipis lang ba o makapal? Yan. Diyan pa lang, malalaman mo na agad yung stunner. Bago, pantayan dito, guys, yung ano niya, yung bakal niya pantay dito sa kahoy na ito na pang ibabaw. Nilagyan ko ng epoxy. Epoxy din dito sa baba para hindi ito gumalaw. So, ganun tayo gumawa ng stunner. Guys. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung pang sarili ka na kurinti sa isda. Sayang, guys. Isa na lang yung natitira kong ganito. Binili na, pinabili ko na, guys, kasi nga may yung inverter type na ba tayo. Yeah. Kumbaga yung iniwan ko na ito ay para na lang meron din tayong ipakita na original na ano natin, no? Na gawa natin na stunner na disuman. So, at saka mahal ko rin itong gawa ko na to. Binibili ito ng 4,000 sa akin, guys. Hindi ko bininta. Ito lang. 4,000. Hindi ko bininta. Ganun natin ito kamahal. Yung stunner natin. So, maraming salamat.